lumabas na dyan. Kung mga nasa fun house, nasa Watermark, kayo po ay lumabas na dyan. Kung mga nasa baba, tayo po ay magsiagyat na. Oras na po para sa ating pananambahan. 3 o'clock na po, 3 o'clock. Oras na para sa ating pagsamba. Yung pong mga nasa labas, yung nasa, dapat merong speaker sa mall, no? Yung mga nasa mall, tayo po ay magsiakyat na at time na po para sa ating worship service. Yung pong mga nasa Watermark, kayo po ay magsilabas na dyan. Dapat yung mga song leader na rin. Yung pong mga song leader natin, wala pa. Tayo po'y umakyat na dito. Three o'clock na po, 3 o'clock. Oras na para sa ating pagsamba. Dapat tayo palaging masaya, lalo na tayo po'y nasa tahanan ng Panginoon. Kayo ba'y handa ng manambahan? Amen. So tayo pong lahat ay magsitayo, tayo po'y umawi sa Panginoon at nais ko pong tawagin ang ating song leader. Amen. Good morning po sa ating lahat. Tumayo po tayo, tayo po'y umawit ng masigang pag-awit para po sa Panginoon. Hymn number 70. Let's sing My Savior's Love, hymn number 70. Natin sabay-sabay ng Kristo. May kising hindi tulog at nakikibaka para po sa Panginoon. Hymn number 70, let's sing all together. Let's sing loudly as we can. First stanza, everybody. I stand amazing the presence of Jesus the Nazarene.
176 and 260, 176 sa red, 260 sa blue. Witin po natin, He is able to deliver thee. Ang lahat po'y umawit. Let's sing the first stanza all together. Feast the grandest thing to the ages run. Feast the grandest thing for a mortal tongue. Feast the grandest thing. For God is able to deliver. He is able. God is able. Now I see the prayers go to Him for as our God is. Ladies, on the second verse. Si Brother Frank sa pambungad na panalangin po. Amen. Isa pa pong awit, hymn number 44. Let's sing Constantly Abiding. Hymn number 44. Amen. Lahat na tayo sumama sa pag-awit. Let's sing the first verse, everybody. There's a peace in my heart that will never gain. A peace it cannot take away. Amen, everybody. Constantly.
po'y makakaupo na. Amen. Masarap pong umawi sa Panginoon. Amen. Okay, so tayo muna ay magkaroon ng ilang mga testimony. Sige po, bago ang special number. Meron po ba sa atin na magbibigay ng mga patoo natin? Sige po, tumayo na. Sino po ba? Ba't di kayo makatingin dito? Nahiya ba kayong tumingin sa akin? Tatakot tumawag. Na, hindi iwasan yung mata ko, ha? Sige po. Sino? Baka nag-birthday ka kahapon o birthday mo ngayon. O may mga answered prayers po tayo. Ano? Tagal mo nang pinagpe-pray at tinugon ng Panginoon. So, kailangan na yan ay ating ishare yan sa mga kapatiran. Sige po, tayo na. Tayo na po tayo. Kung ang Panginoon nangungusap sa'yo, sabi niya, ibahagi mo para ako'y mag-glorify. Para ibang mga kapatiran, sila po'y ma-strengthen. Yan. So, wag pong itago yung mga blessings ng Panginoon. Sige po, ilang testimony lang. Dalawa. Kaya tumayo na. Tumawag po tayo. Voluntary. Kayo ba'y nandyan? Ayan. Sino po? Maganda kasi yung kusa eh. No? Kusang tumatayo eh. At para ibahagi eh. Hindi yung tiyatawag. Kaya lang pag ganun katagal, sayang pong oras. Sino pa? Testimony time. Hello? meron ho ba? Meron? Kayo ba'y nandyan? Amen? Nandyan pala kayo eh. Kala ko walang tao eh. sino po? Tayo na. Sige, tumawag ako ha. Tatawag ako. Sister. Ano? Babae pala. Sister San Domingo? Aren, nadigla siya. Marami yan. Maraming testimony yan. Marami kang i-share. Wala kang blessing. Meron, di ba? Yung kalakasan ng pangatawa, blessing po yan. Pag-iingat ng Panginoon, katalinuhan, yan, kapayapaan sa buhay natin. Mga trials, blessing po yan. Ang dami niyan. Magandang hapon po sa atin lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa palagi niyang paggabay sa amin, pag-iingat. At testify ko po yung mga sharing namin ng mga kapatiran na yung mga kahinaan nila pag na-share sa, pag halimbawa nag-sharean kayo, yun ang nagiging kalakasan mo. So, sabi ko nga, sa mga tayo bilang mga Kristiyano, may kanya-kanya tayong mga trials, kaya lang iba-ibang level. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa mga trials na yun,
bawat trials natin, parang pag na-share mo, eh parang kalakasan sa'yo, gumagaan yung trials mo. Yes. Trials ko, pag na-share ko naman sa kanya, maaring siya ay ma-challenge para lumakas yung kanyang faith, yung pananampalataya, at magtiwala sa Panginoon. So, ganyan po. Sa akin po, actually, yung mga pinag-pray-pray natin ng mga kapatiran na may mga karamdaman, alam niyo po, parang eye-opener po sa amin. Sa aming mag-asawa dahil sa health natin. So, last week po, Thursday, Friday, nagpa-check up po kami yung sa DiaSERV, yung total, lahat po. So, akala ko, dahil wala naman po akong nararamdaman, okay naman po. Mataas po pala, yung nakuha namin yung result, mataas po pala ang uric acid ko at saka sa SGPT sa liver ata yun at saka sa SGOT. So, lampas-lampas po ako doon sa kuhan. Kaya sa Tuesday, maaring magpa-check up din po kami para ma-monitor yung mga health natin. Kaya nga, ang Panginoon, iniingatan niya tayo, pero dapat ingatan din natin ang ating sarili. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon na binibigyan niya kami ng katalinuhan para ang katawan ito na binigay niya sa atin ay mapangalagaan natin. So, sa aming buhay bilang mag-asawa, isang pamilya, papasalamat ako sa Panginoon na bagamat marami kaming pagkukulang kumisan, sabihin natin, hindi natin naibibigay yung the best natin, pero andyan ang Panginoon na hindi niya kami pinapabayaan sa mga ministry, sa mga pagtuturo po ng bata, muli po akong nakabalik sa extension. Amen. At natutuwa po ako dahil mayroon din po akong isang nanay na nag-a-assist po sa akin doon sa area namin sa Maimpis. So, yun po, binibigyan niya ako ng kumisan, maraming struggle. Lalo na tayong mga nanay, siyempre mo maraming trabaho sa bahay. Pero hindi po niya hinahayaan na huminto. So, yun po yun na pasalamat ko sa Panginoon na ako ay kanya ginagamit sa mga bata po doon sa labas. So, yun po, patuloy niyo po kaming ipag-pray, aking pamilya, aking mga anak, nagumbat po, wala sila, malayo po sila. Naiwan na lang po kami ni Brother Lan. Sana po pag makasama din po natin sila. Yun lamang po. Sa Panginoon po ang kapurihan. Amen. So, maraming pong salamat sa testimony. So, sigurado po lahat tayo merong isi-share. Dahil ang Panginoon, patuloy pong kumikilos, gumagawa po sa buhay natin. Amen. Okay, isa lang. Sige po, isa lang at ating tawagin ng special number. O, sino po yung pangalawa? Matawag tayo, Sister Jeneline Manalan. Ah, ikaw yun. Halika na, kapatid. Walang past dyan. Puro present. Ayan. Ating tawagin, Sister Jen. Amen. Yeah. Nabigla ka, no? Hindi po, na-shock lang. Na-shock lang. good afternoon po sa ating lahat. Pupuri po ako, nagpapasalamat sa Panginoon sa pag-iingat niya po sa amin at sa mga blessings na patuloy na pinagkakaloob ng Panginoon. Isa po sa mga blessings na natanggap ko, and I'm praying na patuloy nyo pong isama po sa panalangin nyo. Last time po kasi, nagtuturo na po ako sa public school. So, ang hinihintay ko po,
magkaroon po ako ng permanent item. So, ang nangyari, so mag-one year na ako nagtuturo, and then, nauunahan ako nung mga kakapasok lang, napipermanent kagad sila kasi nga may kesyo, may bakar siyang ganyan, kakilala siya ni ganito. So, sabi ko, sandali lang, bakit ko, Panginoon, bakit kailangan hindi pa ako, hindi pa dumarating yung chance na ma-permanent ako. So, one time, pumunta ako sa office ni Congressman, nagpas nga ako ng mga paper. So, lagi kong fina-follow up yung papers ko. Tapos may dumating na endorsement letter para sa mga magiging permanent teacher. Ba, wala yung pangalan ko doon. So, nalungkot ako. Sabi ko, bakit ganun? Tapos yung kakapasok lang, siya yung mapipermanent. Ay, hindi pwedeng ganun. Bakay ko, Panginoon. Tapos siya, bakay niya lang siguro. So, pumunta ako doon sa office, pinalo up ko. So, sinabi ko nga na, Sir, nagpass ako ng paper niyo, bakit wala ako diyan sa endorsement letter niyo? Bakit wala ako doon? Sabi niya, fa-follow up na lang natin yung sayo. Ba, parang di yata fair. So, ganun. Tapos, bumalik na naman ulit ako kinabukasan. Kasi nga, malakas ang loob ko. Kasi nga, bakit ko, Panginoon? Tapos, wala pa. Bumalik ulit ako. Sir, wala pa po bang nagbabaka dyan sa mga in-endorse nyo? Sabi niya, wala pa eh. Pwede po bang patingin ng letters ninyo? Nakita ko, may mga na-permanent na. Sir, na-permanent na tong mga to. Kilala ko tong mga to, na-permanent na. E di sa akin na lang po yung slot nila, no? Tapos, parang nakulitan yata sa akin. Yun, sinabi niya, sige na nga, bumalik ka rito bukas. Tapos bumalik na naman ulit ako bukas, kinabukasan. Tapos, nakilala niya ako. Sige, sabi niya, gagawin ko na yung letter mo, no? So, ayun po. Kasi alam ko, gagamitin lang naman sila ng Panginoon. Hindi ako naniniwala kasi subakay niya si Congressman, bakay niya si ganito. Mas malakas yung baker ko sa kanila. Amen. Kaya sama niyo po sa prayer na tuluyan ko na pong makuha yung pinagpipray kong na ma-permanent po sa trabaho ko. Binabalik ko po yung kapurihan sa Panginoon. Amen. So yan ang mga anak ng Panginoon. Meron tapang, no? Meron pananampalataya sa Panginoon. So, pag-pray po natin sila. At ngayon po tayo dumako sa ating special number. Tawagin po natin. Solo. Sa puso't isip ko'y
kapayapaan. Ngayon akin nga tumayo po tayo, muli po tayong umawit as the choir prepares for the special number. Hymn number 32, let's sing, He Keeps Me Singing. Hymn number 32, salamat po sa mga awitin na nilalagay ng Panginoon sa ating mga puso, amen? Yan po ang isa po sa nagiging kalakasan po natin, inspiration. Hymn number 32, let's sing all together, let's sing loudly as we can. Okay, lahat. Everybody, the first verse, there's within my heart. Everybody, there's within my heart a melody. Jesus whispers sweet and low. Hear that I am with him, be still. In our love's move and flow. Jesus, Jesus, Jesus. Everybody, sweet as day. As I go, all my life was wrecked by sin and strife.
Amen. Tayo lahat ay tumayo, maawi tayo. Let's sing our sixth praise on this afternoon. Amen? Amen. Alam ko kasi yung iba sa inyo, pumupundat-pundat yung mga mata eh. Kasi ang pinakamasarap sa oras na ito, makinig ng salita ng Diyos. Amen? Amen? Amen. Amen. Ang pinakamasarap ay makinig ng salita ng Diyos. Sabi niya, ang pinakamasarap sa oras na ito, matulog. Hindi, makinig ng salita ng Diyos. Amen. Okay, tayo lahat ay umawit. Let's sing our sixth praise on fellowship. It is about fellowship. Say it's a big one.
napakaganda ng mga awit din, di ba? Amen? Yan ang mga pampagising ng espiritu. Hindi emosyon. Amen? Alam nyo, ang ini-steer natin dito, we're not steering the emotion, but we're steering the soul of everyone. Upang ang bawat isa ay maging handa sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Gising na ba kayo? Sa tingin ko nga, gising na gising kasi ang ganda ng awitin natin. Tayo sandaling yumuko at tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila sa lahat, kami po ay palaging lumalapit po sa inyo upang kami ay magpuri, kami ay manambahan, Panginoon, at upang sa aming buhay ay kilalanin po namin na kung wala po kayo ay wala kaming magagawa. Salamat sa matagumpay na pananambahan na binigay po ninyo kaninang umaga. At kami po ay lumalapit po sa inyo na minsan pa ang bawat isa ay handa po ninyo. Bigay niyo ng pusong masunurin, puso na matalimahin sa inyong kalooban, at bigay niyo po ng lubos sa kababaan ng bawat isa na kami magpapasakop sa inyong kalooban. Bless niyo po ang inyong lingkod na mga ngaral ng inyong mga salita, at kayo po ang siyang magpala sa amin. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kapatid, once again, our speaker this afternoon. At nais ko pong ipakilala po sa inyo Pastor Errol Emberga. Amen. Alam ko na yun na ano ko. Okay, binigyan. Pastor Errol Emberga. Pag-pray po natin ang kanyang gawain. Kanina ito'y pinakita sa atin. And I believe that this man of God is being used hindi lang dito sa ating lugar kundi maging sa ibang bansa. Amen? Pastor? Amen. Once again, good afternoon to everyone. Wow, amen. Xiao hao. Yun po ay pagbati ng good afternoon sa Chinese. Okay, xiao hao. Okay, how? How? Okay, how? Amen. Thank you. Bago po kayo umupo, ay basahin na po natin ang ating text. Ano ho? 2 Samuel chapter 12. Thank you. Kanina pong umaga ay pinag-usapan po natin yung patungkol sa ating pong pagmamahal sa Panginoon. Ano ho? So, in connection with this, mga kapatid, amen. Okay. In connection with that lesson, yung mga wala kaninang umaga, ano, ay na-miss nyo yung aming pong pinagsalu-saluhang pagkaing espiritual na ibinigay sa atin ng Panginoon. At yung mga naandito naman, ay wag naman po kayong maging madamot. Ano, mas mahusay na mag-circulate yung pagkaing espiritual na yan throughout this week kaysa naman sa mga chismis na text. Ha? Nabalitaan mo ba si ano? Ay, ikakasal na naman. Nabalitaan mo ba si gano? Naghiwalay na daw sila. Ah, wala tayong pakialam sa mga ganung bagay, mga kapatid. Ano? Kay naghiwalay, kay kinasal ulit, kay namatay pa yan, kay nabuhay, kay nanganak, kay walang anak. Ang pinakamahusay na mensaheng dapat nating ipaabot sa ating pong mga kapatiran, sa ating mga mahal sa buhay, gaano baga kabuti ang ating Panginoon. Amen? Ano ang mga bagay na kung saan tayo pinagpala ng Diyos? And I believe naman, kapag kaya mga artistang yan, naghiwalay at nagsipag-asawa, hindi kayo pinagpapala ng Diyos doon. Tama? Pero kapag kayo nakinig ng salita ng Panginoon, maging ang mga mensahe ng awitin kanina pong umaga hanggang ngayon, mga kapatid, wow, yun palang ay talagang mensahe na. Yun palang, mga kapatid, ay pwede nang maging hamon sa atin upang lalo tayong maglingkod ng may kagalakan at mabuhay ng may kabanalan sa Panginoon. Amen. 2 Samuel chapter 12, beginning from verse number 1 down to verse number 10. 2 Samuel chapter 12, verses 1
to verse number 10. But okay, we'll just read until verse number 8. Ano, para hindi masyadong mahaba. Let's read it responsibly. Okay, ito'y pagkakataon nyo na para kayo makabasa ng salita ng Panginoon, para dun sa mga hindi nagbabasa ng Bible throughout the week, ito, makakapagbasa kayo. Ano ho? Salitan ho nating basahin. And on the last verse, verse number 8, we will read it together. I'll read verse 1 and you'll read verse 2. And on verse 8, we will read it together. Verse number 1, it said, "And the Lord sent Nathan." Si Nathan po ay isang propeta in chapter 7, verse number 2. Okay, sinugo ng Panginoon si Nathan unto David, and he came unto him and said unto him, "There were two men in one city, the one rich, the other poor. But the poor man had nothing save one little ewe lamb, which he had bought and nourished up. And it grew up together with him, and with his children. It did it with his own meat, and drank of his own cup, and lay in his bosom, and was unto him as a daughter." Verse 5, "And David's anger was greatly kindled against the man," that was the rich man, ano po? "And he said to Nathan, 'As the Lord liveth, the man that hath done this thing shall surely die.'" Verse 7, "And Nathan said to David, 'Thou art the man. Thus saith the Lord God of Israel, I anointed thee king over Israel, and I delivered thee out of the hand of Saul altogether, and I gave thee my master's house and thy master's wives unto thy bosom, and gave thee the house of Israel and of Judah. And if that had been too little, I would moreover have given unto thee such and such things." May the Lord bless the reading of his word. Let's pray. Father, we thank you for every messages that you have given to us mula pa kaninang umaga hanggang ngayon. Napakayaman, Panginoon, ng minsahe ng mga awiting aming nadinig at mga awitin na maging kami man ay inawit para sa iyong kapurihan at kaluwalhatian. Salamat, Panginoon, sapagkat ito'y nagsisilbing encouragement sa amin. Nagpapalakas sa amin, lalo na kapag kami nang hihina. Maging ang mga mensahe ng awitin ay ginagamit mo upang kami makomfort. And today, once again, allow us, Lord, to come to the throne of grace, first of all we ask for forgiveness for all our trespasses and sins. Cleanse us from all unrighteousness and help us and give us wisdom we need, Lord, for us to be able to understand every principle, especially from the message of thy word. Help me, Lord, as I preach your word. You know what's in my heart. I cannot do anything without you. I just want to be a blessing to thy people here, especially these people that are here this afternoon. At maging sa mga wala dito, at maaaring naaabot po ng tinig na ito, gamitin mo ang mensahe na maging hamon at pagpapala na sila'y makasama din namin. O Diyos, salamat po. Ito po'y aming dalangin at hiling sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Okay, magandang hapon po ulit sa inyong lahat. Now, magandang hapon din po naman. So, amen. So, ako kapag ako'y nabati at walang nabati, nasagot na rin ako para at least may bumati man lang sa bati ko. Kahit ako din naman yun, okay din na sa akin yun. Ano? So, anyway,
Ito pong kasaysayan ito sa buhay ni David. Actually, nadaanan natin ng hapyaw kaninang umaga. Ano? Pero dito po siya kinausap ng Panginoon sa kanyang pagkakasala in chapter 11. Sa kanyang pagtalikod, okay? Sa kanyang pag-urong, sa kanyang maaring panandaliang pamamahinga na hindi naman supposed to be siya dapat pang magpahinga. Katulad ngayon, hindi po ito araw ng ikaw ay dapat magpahinga dyan. Dapat ikaw ay handa na makinig ng salita ng Panginoon. Dahil kung gagamitin mo ang sandaling ito na ikaw ay mamamahinga dyan, bagamat masarap magpahinga sa mga oras na ito, mga kapatid ko, ang sabi nga ni Nathan, thou art the man. So if you are not that man, don't sleep. This is a time for you to worship, not to sleep. Amen? Bagamat masarap, sabi ko nga mga kapatid, oras di peligro kung tawagin. Ganun pa man. Hayaan po natin na ibigay ang bawat sandaling ito sa Panginoon. Yamang ito ay hindi atin kundi sa Kanya. Amen? Okay. So dito po, nagkamali, nagkasala, nahulog sa pagkakasala, ang sabi nga ng ibang mga pastor, dahil may kwento tungkol sa ganyan, mga nahulog sa tulay, ano ho, ay si David ay parang nahulog din sa tulay. Oo. Alam niyo ba yung kwentong yun, nahulog sa tulay? Ha? Sino sa inyo nakakaalam na ng kwento? Yung nahulog sa tulay. Ayun, yun ay mga ano eh, kwento rin kasi, kwento lang naman daw yun eh, pero hindi ko lang alam kung gaano katotoo. Oo. Yung isang bayan ay doon sa isang simbahan, sa isang parokya, bago daw yung pare, ay nagtataka naman siya. Laging may nangungumpisal at halos iisa ang tema ng kumpisal. Laging nahulog sa tulay. Kaya itong bagong paring ito ay sabi niya, hindi na siya makapagtiis. Nag-report na siya sa engineering office. Pinuntahan niya si mayor sa mayor's office. At talagang, sabi niya, mayor, sa tingin ko may tanong talagang problema itong pinagawa ninyong tulay. Pakitanong naman sa engineering office kung anong nangyayari lagi. Dahil tuwing may misa at may confession, lagi na lang nahuhulog sa tulay ang sinasabi sa akin. Tinanong yung engineering office, ayos naman daw. Katunayan, napakataas na nung bakod na inilagay nila. Dahil nga may nagsumbong na rin na maraming nahuhulog sa tulay. Yung railings na ganun ay tinaasan nila at nilaparan pa, nilakihan pa para talaga sadyang walang mahulog. Pero wala naman. Okay naman. Balik na naman. Another week, balik na naman si Father Damaso, doon sa mayor's office. Mayor, talagang hindi ko na matiis eh. Ang dami talagang, ito lang, kahapon lang, Linggo, nagkumpisal, at ang pinakahuling nagkumpisal, misis mo. Nahulog siya sa tulay. Ay, nagtataka na ngayon yung mayor, dahil yung misis niya, maayos naman ang kalalagayan. Yung pala yung sinasabi niya, yung mga nandoon, dahil doon sa nauna na pare, sinabi niya na sa mga tao, para hindi masyadong pangit pakinggan yung kayo'y nagkakasala sa pangangalunya, nagkakasala sa pakikiapid, sabihin niyo na lang na kayo'y nahulog sa tulay. Para kayo ay hindi pangit pakinggan. Kasi ang pangit pakinggan eh, ang dami nang nagsasabi, ay bago na yung pare, hindi niya alam yung nahulog sa tulay. O, kaya yun, yung mayor, may problema palang malaki dahil yung misis niya huling nagkumpisal, nahulog din sa tulay. Ay hindi alam eh. Alam niyo mga kapatid, ito si David nahulog din sa tulay. Oo. Usually naman kasi, yung mga ganyang nahuhulog sa tulay, maaring sila'y naglakad, hindi sa gitna ng tulay.
maaaring nasa tabi ng tulay. Alam niyo mga kapatid, kaya nga lagi itinuturo sa home, I know, and I believe your pastor taught you that we need to live not only according to what the Bible says, but in the center of the will of God. That is the safest place for us to live and to stay. In the very center of God's will ng buhay natin. Dahil kung ikaw ay nasa tabi nga naman, delikado. You are inside the will of God. Like for example, this circle is the circle of God's will sa buhay mo. Ang gusto ng Panginoon ay nasa gitna ka. Sapagkat kahit saang lugar ka tumumba, nasa loob ka pa rin ng will ng Panginoon. Pero kung nandito ka sa gilid, paano kung dito ka tumumba? Pag tumba mo, nasa labas ka na. At napakadaling, di ba? Kaya ito si David, mga kapatid, ganito nangyari si chapter 11. At akala niya, kinikwentuhan lang siya ni Nathan dito. O, totoo nga naman, parang kwento lang naman. Eh, sabi nga kasi ni Nathan, sabi dito ni Nathan sa kanya, David, ito, makinig ka, parang ganoon din, and he came and said unto him, there were two men in one city, bagamat di niya pinangalanan yung city, kasi sa pagkakataong ito, si David ay isang hari, ano, talagang isang kagalang-galang at pinagpipitagan at talaga namang kinatatakutan sapagkat walang laban ang inurungan. Lahat ay panalo. Even the champion of champions, kinatatakutan ng lahat ay tinaob ni David. Yung record na yun ay talagang sadyang umalingaw-ngaw yun sa napakaraming lugar. Na kapag kanalaman na ang grupo ni David ang pupunta, naku po, ang kanilang buntot ay talagang wala na, nanginginig na sa takot. Ganon katindi, mga kapatid. In fact, sila ay galing sa labanan in chapter 10. Nakipaglaban sila. Okay? The Syrian in verse number 12 fled. Imagine that. Nananakbo sa takot. Ay, mga sundalo, talagang gusto niyan. Labanan eh. Laban ng laban eh. Pero parang sa tingin nila, dihado naman sila masyado kay David. Okay nang sabihing duwag, at least buhay. Kaysa naman sinabing matapang, patay naman. Wala din. So, okay lang, tiisin ko na lang, lunukin ko na lang yung pagiging duwag. Siguro, ito ang sinasabi ng mga Syrian. Okay? So, chapter 11, ito ulit. May digmaan ulit. Eh, ang sabi nga sa chapter 11, verse number 1, ang saying, it came to pass, after the years was expired, at the time when kings go forth to battle. Kasama yung mga hari, actually, yung king ang nagli-lead sa battlefield. Sila ang nagli-lead talaga, sila ang nangunguna. Okay? Ang problema, dito sa chapter 11, verse number 1, si David po ay namahinga. Nakakaano yan eh. Kahit man kayo mga kapatid, kung kayo man lalagay sa kalalagayan ng Panginoon, oras ng trabaho, kita mo yung iyong empleyado namamahinga. Diba? Oras ng trabaho, kita mo yung kasama mo sa bahay, tulog. Terminate dyan. Pagka ganyan, pack your things and go away. Maaring yun lang ang inyo sasabihin. Ito yung salary mo. Ilang araw ka nagtrabaho since kang sumweldo? Oh, 7 days. Oh, this is 7 days. Ayan, may plus na pamasahe mo pa. May plus pa na kaunti. Madapa ka. Baka madapa ka. Ay, may pambili ka ng band-aid man lang. Ayan, pambili mo ng band-aid. So, umalis lang siya sa iyo. Kapag ka alam mo, ganun ang nagtatrabaho sa'yo. Sa oras ng trabaho natutulog. Oh, at maraming ganyan. Maraming ganyan. Pag nanood ka sa telebisyon, yung mga balita na papanood natin,
dapat nasa duty. Yung mga lalo na sasangay sa government offices, agencies. Ah, nako. Dapat nagtatrabaho, nagtutong-it sa opisina. Maraming ganyan. Oo. Oh. Dapat ay nagtatrabaho, hindi nagsosolitaire. Break time naman daw. Ang haba naman ng break time mo, dai. Sumubra naman yata. Kapapasok mo lang, break time na agad. O baka naman pumasok ka ng break time na. Pero nag-stay pa rin sila doon. Pagka wala talaga sa mga kapatid, kapag ka ikaw ay nasa sitwasyon o nakatayo ka o nasa lugar ka na hindi ka naman dapat nandoon, that is the dangerous place for you. Aha. Tingnan nyo. Tuwing araw ng panambahan at oras ng panambahan, nangako ang Panginoon na kanyang presence ay nasaan? Nasaan daw? Ha? Anong sabi ng Panginoon? We're two or three, we are more than that. Gathered in His name. This gathering is not because of Bible Baptist Temple. This gathering is not because of your pastor, of any speaker here. This gathering is not because your song leader is a handsome guy. This gathering is not... Ayaw nyo maniwala. Sige, bahala kayo. Minsan lang ako mambola eh. Sige. But anyway, mga kapatid, this gathering is not because of anyone else, but because of the Lord. Amen? We are here to worship God, and He promised in His book, pinangako ng Panginoon sa kanyang mga salita na sa pagtitipong ito, siya ay nasa kalagitnaan. Did you know that at this moment, marami din po nagtitipon. Ang nasa gitna nila ay si San Miguel. Bagamat sila ay nasa San Fernando, pero si San Miguel lang nasa gitna. Oo. Do you think nandoon sa kalagitnaan nila ang presence ng Panginoon? Wala kayong mababasa ng ganyan. Eh, Pastor, ano yung sabi sa Bible? And lo, I am with you always. And I will never leave thee nor forsake thee. Mga kapatid, kanino ba sinabi ng Panginoon yun? Before you claim that promise, be sure you have done the promise of God. Minsan doon tayo sa leak, sige ang claim natin, sige ang sabi natin, nakakatuwa ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Have you ever considered His promise? His command? Have you ever considered that? Lagi lang tayong nakaabang doon sa kung paano tayo ibibless ng Panginoon. Pero mga kapatid, kahit hindi mo abangan ang blessing ng Panginoon, kung gagawin natin ang kalooban ng Panginoon, tiyak ng pagpapalain ka ng Panginoon. Walang makakahadlang doon kapag ka ginagawa natin ang kalooban ng Panginoon. Nakakalungkot lamang dito sa buhay na ito ni David, here in chapter 12, bagamat siya'y galit na galit, siguro man kung kayo nakwentuhan ng ganyan at hindi natin alam na tayo pala yung, buti na lang ang mga pastor ngayon ay hindi katulad ni Nathan mag-counsel. Ano, dadaanan sa kwento tapos biglang sasabihin, ikaw yun. Ano kaya pastor minsan gawin natin yun? Pag may nagpapa-counsel sa atin, daanin natin sa kwento, tapos biglang sabihin natin, ikaw yun. Siguro, hindi na mauulit, hindi na uulit yun. Pero ito si Nathan, dinaan niya lang sa kwento si David. Then kalaunan, nung nang gagalaitin na sa galit si David, ay galit siya dun sa mayaman eh. Anyaman-yaman niya na, nasa kanya ng lahat. Kinamkam pa niya, yung kaisa-isa. Are you familiar with that? Sa iyo na, sa atin na lahat, di ba? From Monday to Saturday, atin na lahat yun. Isa na lang. Hindi pa nga 24 hours that you will stay on that day. Wala ka ba?
half day ka pa din. Thou art the man! Ikaw itong sinasabi ni Nathan here in this chapter, chapter 12 na ating pong binasa. Thou art the man. Mga kapatid, tingnan natin muna kung ano yung ginawa ng Panginoon mula nung tayo'y naligtas. Imagine, since that very moment that you came to know Christ as your personal Lord and Savior, what He said in His Word, John chapter 1, verse number 12, but as many as received Him, to them gave He power to become sons of God, even to them that believe on His name. Wow. Walang ka-effort-effort. Diba? Walang ka-effort-effort. Kahit bedridden, pwedeng maging anak ng Diyos. Pwedeng maligtas. Walang ka-effort-effort sapagkat lahat ng effort ginawa ng Panginoon para sa ganun kaminahal, ganun kapinahalagahan ng Panginoon. Ginawa kang anak ng Diyos. Dahil anak ka, ano nangyari? Galatians chapter 4, verse number 7. Galatians 4, 7. This is what the Bible says, wherefore thou art no more a servant, but a son. Ikaw ngayon ay hindi na alipin, kundi ikaw ay anak. And if a son, then an heir of God through Christ. Wow. Tagapagmana. Kaya nga nakakatuwa yung inawit natin kanina. Amen? I'm so glad I'm a part of the family of God. You are an heir. Ikaw at ako, tayo po ay tagapagmana. Oh, Pastor, ano yan eh? Tagapagmana ng kalangitan lang naman yan. Oh, hindi totoo yun. Bakit? Anak ka ba ng Diyos sa langit lang? Kung anak ka ng Diyos sa langit lang, disinsana nung naligtas ka, sa langit ka na. Tama? Yun kasi ang problema natin pagkaminsan eh. We're just looking doon sa sinabi ng salita ng Panginoon. Akala natin, ito'y laging panglangit lang. You can also experience, even you are here on earth, you can also experience heaven on earth. Pwedeng maranasan mo ang langit kahit nasa lupa ka. Sapagkat yung ipinangako ng Panginoon, hindi po yun pang langit lang. Naging anak ka, in fact, naging anak ka ng Diyos, hindi sa langit, sa lupa. At ngayon, nandito ka pa rin. So ikaw ay tagapagmana, hindi lang ng langit. Why? Psalm 24. Ano ang sabi ng Panginoon? Psalm 24, verse number 1. Ano sabi? The earth is the Lord's. Amen? And the fullness thereof, the world, and they that dwell therein. In Deuteronomy chapter 10, verse number 14, behold, the heaven and the heaven of heavens, wow, tatlo na, ano? Is the Lord's thy God. Ang kalangitan, hindi lamang ang langit, even that sky, and those things in the sky, yun ay sa Panginoon pa din. The earth also, with all that therein is. At lahat ng naandito sa lupang ito ay Kanya. So kung ikaw ay anak Niya, mahirap ka ba? Sige nga. Kaya nga mga kapatid, walang Kristiyanong mahirap. In fact, si Lazaro lang ang inilagay sa Bible. After that story, patay. Si Lazaro lang. After that, hindi mo na makikita ang story ng buhay niya. Wala na. Dead. Kasabay nung mayaman, pareho silang namatay. Siya lang yun eh. Kaya wag mo nang pangalawahan. Kung gusto mo pang mabuhay, wag mo nang pangalawahan.
Parang sinasabi mo, kung ikaw ay Kristiyano, anak ng Diyos, and yet you are saying that you are a poor Christian, parang sinasabi mong, Lord, this is the last breath, the last minute, the last day of my life. Take me home. Mga kapatid, lahat ng naandito ay Kanya. Pag-aari ng tatay ko at tatay mo. Yun ay kung anak ka ni Kristo. Pero kung hindi ka naman anak, hindi ka pwedeng mag-claim. Oo. Huwag ka nang gumayan. Ang dami kasi dyan, nakapila sa mga insurance company, nagki-claim na sila din ay tagapagmana din sapagkat sila ay anak din. Anong ebidensya? Wala. Ay hindi, anak din. Anong ang evidence na anak? Ang pagiging anak ng Diyos, baka mayroon dito na hindi pa natin alam. May ebidensya, may blueprint. Inilagay na sa Biblia. Hindi ka pa pinapanganak, naka-blueprint na para maging anak ka ng Diyos. Binasa natin kanina, at hindi ka lang naging anak, tagapagmana ka pa. Psalm 89 verse number 11, the Bible says, the heavens are thine, the earth also is thine. As for the world and the fullness thereof, Thou hast founded them. Ganun kayaman ang tatay natin. So wag mong sabihing mahirap ka. Kung ikaw ay anak ng Diyos, mayaman ang tatay mo, kapatid, may malaking problema ka. May malaking, ang tatay mo walang problema. Lahat ng kabutihan maging katapatan nasa Kanya. And yet mahirap ka pa hanggang ngayon, hindi siya ang may problema. Ikaw ang may problema. Mga kapatid, baka naman ito si David, sa kabila ng siya'y mayaman, isang hari nasa trono, and yet siya'y naging mahirap because of what he did. That's why Nathan said here in verse number 9, verse number 7, I'm sorry, he said to David, Thou art the man. Thou art the man. O mga kapatid, sana pag na-realize natin na kasama tayo rito, huwag tayong magdalawang isip. Gawin agad natin kung ano naman ang naging response doon ni David. But let me tell you this. Here in this story, mayroon po tayong apat na karakter na i-consider. First, si Nathan. Si Nathan po ay isang prophet, as I've said a while ago. And this prophet represents God's voice. Siya ay messenger. And in our times, Nathan is the pastor of David. Amen? So, si Nathan ay isang mangangaral, isang propeta, isang lingkod ng Panginoon. Meron pang isa yung kausap niya, si David. David is the rich man based on the story na kung saan siya galit na galit din doon sa rich man na hindi niya alam siya yung rich man na yon. Did you know, mga kapatid, that you are also rich? Amen? Ikaw din ay isang mayaman katulad ng mayamang ito. Parehas lang. Yun yung si David. He represents God's child or son or even God's children. Tayo yun bilang mga anak ng Panginoon. Another
character na makikita natin dito? Yung poor. Yung poor. Diba? Si Nathan, yung kausap niya si David, at sinabi ni Nathan, may dalawang tao. Diba? Yung isa kasi yung rich man, si David na yun eh. Okay? Yung isa, yung poor. Okay? Sino kaya yung poor na yon? Ah. Sino kaya yung poor? What do you think? Who is that poor in this story? 2 Corinthians chapter number 8, verse 8 and 9. 2 Corinthians chapter 8, verse 8 and 9. You will see there kung sino yung poor na yon. Sino yon? Sino? Sino yung poor? This poor here is Christ. He became poor. Alang-alang sa ikayayaman mo. Siya'y naging mahirap. Tayo naman ayaw nating maging mahirap. So yung ayaw natin, inako ng Panginoon para yung gusto natin ang mapasa atin. And yet, you still live like a poor man. Iinako niya na nga yun eh. Inako na yun ng Panginoon. Hindi na dapat ikaw yun. Dapat ikaw ay mayaman na. Dahil ikaw ay pinagyaman ng Panginoon. Yung kanyang kayamanan ay binibigay na sa iyo. Kaya nga nasa iyo na ang susi ng kayamanan. He gave you that key. The only thing, mga kapatid, we have that key but we don't know how to use the key. And sometimes, ibang pintuan ang binubuksan natin. Instead na Bible Baptist Temple ang buksan natin, hindi. SM Mall. Walmart. Pure gold. You are supposed to be in the temple. Not in the mall. Amen? Tingnan mo, anong nakuha mo doon? Nanakawan ka. Na-hold up ka. Nasalisihan ka. Yung sweldo mo ubus agad sa grocery. O pastor, napakinabangan naman kasi grocery. Mga kapatid, pwede pang pagyamanin ng Diyos yun. Kung tama sana yung paggamit mo ng susi. Oo. Kung gusto mo naman, financial blessing, God gave you already the key for you to have, to experience that financial blessing in your life. Ano ang sabi ng Panginoon? Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now, sir, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour ye out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. That's the key. Use it. Eh, minsan yung tithe mo, hindi mo sa church nilagay. Nilagay mo sa school. Pinangmatrikula mo. Problema ngayon, hindi makapasa yung anak mo. Oh, may pagmamalaki ka sa Diyos? Yung iniisip mong gagraduate, wala. Here comes the bride 3 months inside. How can it be? Iniisip mo, susi yun. Hiniram ko naman eh. Di mo naman binalik. At nung binalik mo, maaring binalik mo, hindi ka naman nagporsyento. Ay pastor, di naman bumbay ang Panginoon ah. Hindi naman, di ko naman sinabing bumbay si Kristo. Yun lang naman ay sabi ng salita ng Panginoon. Pag hiniram mo, yung para sa Panginoon, you will add 5 unto it. 5%. Oh.
Kaya wag kang hihiram sa Panginoon. Yung para sa Kanya ibigay mo, wag mong hihiramin yun dahil i-re-require ka ng Bible. The fifth part of it, add ka. Pag hiniram mo. Oh, see? Ginagawa mo yun? Hindi. Tutubo ng tutubo yun. Oh. Na minsan inaakala mo, lagi naman akong nagbibigay sa Panginoon, bakit ganito pa rin? Baka naman may utang ka pa. Hindi mo pa rin nababayaran hanggang ngayon. Akala mo lang, settle ka na. Akala mo may offsetting na program ang Panginoon. Anong kala mo? SSS? Ang Panginoon? GSIS? Or pag-ibig? Or what? May offsetting program? Malinaw naman, isinulat na sa Bible yun kung anong gagawin mo eh. May susi. Gamitin natin yung susi natin. Amen? Kung gusto mong makarating doon sa lugar ng tagumpay, sa lugar na kung saan pinapangarap mo na nandoon ang kayamanan, be sure you have that key. And if you are a child of God, you already have the key. Ang tiyakin mo na lang tama yung paggamit mo ng key na yun. Okay? Kung baga sa sasakyan, tama dapat ang susi. Dahil hindi mo mabubuksan yun pag hindi yun ang susi noon. Ang diablo po, may kanyang susi din. Oh, sapagkat siya'y magnanakaw eh. Diba? Magnanakaw ang diablo. Nagduduplicate din siya. Nakala mo, very kind siya kasi pinagbuksan ka. Pasok ka naman. Mali. Kung anong sinulat sa salita ng Panginoon na pinto na dapat mong pasukin at buksan, doon mo gamitin yung susi mo. Amen? Huwag yung kung saan-saang pinto ka pumapasok. Mga kapatid, that poor is the Lord Jesus Christ. He became poor for you and me to be rich. But the question is, how come? Ginawa na ng Panginoon yun para maging mayaman ka. Hanggang ngayon, mahirap ka pa. Listen to me, young people, kung ikaw ay lumaki sa mahirap na pamilya, kaya ka mahirap, ikaw ay may problema, hindi yung pamilya. Pag hinayaan mo ang sarili mong maging mahirap din, na katulad ng kinalakihan mong mahirap na sinasabi mo, may problema ka, hindi sila. Oo. Baka naman yung ginagawa nila doon, yun din ang ginagawa mo ngayon. Nagkakamali. Last character. May tinatawag na, ano pa yung isa? Last character. Yung traveler. May traveler. May traveler, mga kapatid. Sino kaya yung traveler na yon? Job chapter 1. Biyahero eh. May biyahero. Verse 6 and 7. Now, there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them, and the Lord said unto Satan, whence comest thou? Satan answered the Lord and said, from going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. Biyahero ito. Kaya mag-ingat tayo, mga kapatid. Madalas kasi, mga kapatid, maaring tayo dalawin ng mga biyahero. Alam nyo ba, pag dumalaw ang biyahero, lolokohin ka niyan eh, pero pinagtagumpayan na ni Kristo. Pinagtagumpayan na yan ni Kristo. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, huwag kang tumingin sa biyahero, tumingin ka sa akin. Magtatagumpay ka. I am the author and the finisher of your faith. So look unto me. Don't look to that traveler.
Yes, knock on your door, ring or your bell din yan. Maraming promo na ibibigay sa'yo. But listen to this. Kung alam mong kung saan at ano ang kalooban ng Panginoon, stay ka lang doon. That is the safest place for you. Look at the life of David. Bakit sinabi ni Nathan that he is that rich man? Yes, mayaman niya naman talaga siya, pero hindi pinag-uusapan dito dahil kung mayaman siya o mahirap siya. But the kind of life na meron siya after he commit that sin, sinabi sa kanya ni Nathan, "Thou art the man." Mga kapatid, you are also that man when you are out of God's will. It is because of David. Si David, wala sa kalooban ng Panginoon. Dapat nandoon siya sa digmaan, kasama siya. Dapat nandoon siya, kasama ka, dapat doon sa soul winning. Wala ka sa soul winning. Dapat nandito ka, wala ka nandito. Dapat nasa choir practice ka, nasa birthday party ka naman. Dapat nandoon ka sa paglilingkod sa Panginoon. Pero wala ka. You are out of God's will. Thou art the man. Mga kapatid, sinasabihan lang po din tayo ng Panginoon. Sana kung may mga bagay na ginagaya tayo sa buhay ni David, huwag itong sandali ng buhay niyang ito. Yes, napakahusay ni David, as I've told you a while ago, like this morning. Isa sa inahangaan ko in the matter of commitment and loyalty ay si David. Pero hindi sa pagkakataong ito. Because if you will follow and do things katulad ng ginawa ni David, sabi ni Nathan, "Thou art the man. Thou art the man." Mga kapatid, thou art the man when you are out of God's will. It is the will of God for us to be in a place where He wants us to be. Aren't you glad that you are here this afternoon again? Amen. You are not in the hospital. Amen? Masaya ka ba na naandito ka? You are not in any place? Masaya ka ba na naandito ka? Wala ka sa sementeryo? Amen? Bakit hindi ka makangiti? Kung masaya ka. Alam nyo mga kapatid, sa palabas ko lang nakikita, katulad si Dolphy na namatay na, na kahit tulog nakangiti. Ninunoko mo naman ako eh. Nakangiti ka nga, tulog ka naman. Buti na lang, sinabi ko, hindi ka naman didilat. Thou art the man, mga kapatid, when you are out of God's will. Are you the man? Where are we when we are supposed to be in the worship? Nasaan ka ba? Nasaan ka? Nasaan ka last Sunday? Ba't wala ka rito? Kasi pastor, kinasal yung kapatid ko. Kasi pastor, maiintindihan naman ng Panginoon yun. Ang sabi ni Nathan, "Thou art the man." Hindi mo kasalanan na sila mag-schedule ng kasal ng linggo, na conflict sa araw ng panambahan mo. Pastor, nahiya kasi ako. Baka kung anong sabihin. Tingnan mo, nahiya ka sa kanila, sa tatay mo, walang hiya ka? Nahiya ka kung anong sasabihin ng mga kamag-anak mo, mga unbeliever? O maaring iba doon, mananampalataya, sasama ka pa sa kanila? Nahiya ka kung anong sasabihin nila? Baka awayin ka, pagsalitaan ka ng hindi maganda. Kapatid, kung nahihiya ka at maaring may kasamang takot, dapat sana'y mas mahiya ka sa Panginoon mo. At mas matakot ka sa Panginoon mo, sapagkat ang Diyos natin ay Diyos ng pagkagalit. Wala pang pumantay sa ginawa ng Diyos nung siya'y magalit. Wala pa. Kahit sinong napakatatapang sa mundong ito, at napakahuhusay pumatay, napakahuhusay ng kanilang mga estratehiya kung paano nila express ang galit, wala pang pumantay sa Diyos.
Wala pa akong nakitang tao nung nagalit bumuka ang lupa at kinain yung mga buhay. Wala pa. Pero ginawa yun ng Panginoon. Bakit? Dapat sila'y sumasamba sa tunay at buhay na Diyos. Itong mga taong kasama ni Moses, sumamba sa Diyos-Diyosan. Did you know that anything na inireplace mo sa Panginoon mo, yun ang idol mo? O ano ngayon ay kakatuwiran mo? Pastor, ang sakit mo naman magsalita. Okay lang yun, ngayon lang naman ako nandito eh. Pero huwag mo nang pansinin yung sinasabi ko, pansinin mo na lang itong pinag-uusapan natin sa salita ng Panginoon. Sabi ni Nathan, thou art the man, David. Galit na galit minsan kasi tayo kung magturo sa kasalanan ng iba. Bakit si ganito wala? Bakit ikaw? Minsan wala ka din. Nakaka-offend naman si Brad kung magsalita, bakit ikaw? Minsan tayo kapag kaiba nagkakamali, sobra tayong mag-judge. So, pero hindi natin napapansin yung mga bagay na ginawa natin at ginagawa patuloy natin. Where are we when we're supposed to be in the fellowship? Young people. Do we have young people's fellowship here, sir? Nasaan ka ng young people's fellowship? Ha? Huh? Sige na. Pastor, kasi talagang ano eh, madami kaming assignment. Galing na rin ako dyan. Nag-aral din po ako. Mm-mm. Ano na bang status ng pag-aaral mo ngayon? Sige. Ikaw ba ay laging exempted sa final examination ninyo? Dahil mahusay ka na dapat sana'y nagpe-fellowship ka, wala, nagagawa ka ng assignment at projects mo. Mga kapatid, nung ako'y nag-aaral, college student ako, sabi ko sa Panginoon, yamang sa'yo nagmumula ang kapahingahan, katulad ng inawit kanina, amen? Malinaw yung mensahe. Sa'yo, Panginoon, nagmumula ang kapahingahan, sa'yo, nagmumula ang kalakasan, okay lang, kahit matulog ako ng 1 hour, 2 hours. Nung nagka-college ako, huwag ko lang mapabayaan ang ministry. Huwag ko lang mapabayaan ang Young People Fellowship. Huwag ko lang mapabayaan ang Good News Classes, yung mga extension classes. Huwag ko lang mapabayaan ang Bible Studies. Huwag ko lang mapabayaan yung music ministry. And during that time, I'm handling the music ministry of our church, Christ Baptist Church Muntinlupa. Nag-assist sa akin si Mrs. Noong, na kung saan siya dati ang directress ng Christ Baptist Church. Nung dumating po ako, college pa lang ho ako noon, since na gusto ng pastor namin before si Pastor Hernandez, ay lalaki ang humawak sa ministry. So he talked to me and he encouraged me to handle the music ministry of a church. So sabi ko, Pastor, okay naman, nandun na si Sister Cecil. Hindi, mas maganda, lalaki. So sige po, kayo po ang magsabi. So since then, nagsimula po ako sa music ministry. Then hanggang sa naging mission coordinator ng church, lahat na nagsisimula sa amin ang mga missions, I need to go with them when they start the mission work and I need to see to it na ma-maintain yung kanilang mga ministries. I need to visit them. I need to follow them up. And I need to go to school. I need to go to Bible school. And I need to go to Bible study and I need to teach kids, children playing accordion and teaching Bible stories. I need to be also in the children ministry and I need to be in the young people. But folks, listen to me, young people. Hindi po ako bumagsak. At karamihan sa subject ko, nung ako'y nag-aaral sa college, exempted ang final examination ko. Sabihin mo sa akin ngayon, busy ka sa pag-aaral mo. I'm taking aeronautical engineering. Sapagkat talaga ang aking dream is to be a pilot. Yung mga tito ko sa father's side, mga piloto hong sila. Sa mother's side, ng mga nasa barko, kapitan, pababa. So either of that two, pwede ako. Sabi ko, okay lang, sige, kung mangdaragat o sa alapaap, either of that two, pwede lang. Yun din ang pangarap ko eh. Hindi po madali. Hindi po padaling mag-aral. I tell you that, mga kapatid. But we need commitment.
Young people, start committing your life to God. Pagpapalain ka ng Panginoon. Subukan mo ang Diyos. Higit yan sa hamon ni Erap. Huwag niyo kong subukan. Ang sabi ng Panginoon, prove me. Baliktad sila. Di bali ako umabsent sa school, wag lang umabsent sa church. Then, dahil wala po akong support sa church, at ako po ay self-study working student, naglalako ng tilapia, isang balding tilapia early in the morning. Bago pumasok sa school, secular. Then sa hapon, sa gabi, pasok naman sa Bible school. Then weekends, Bible studies. Hindi ko na matandaan kung ilang Bible studies mayroon kami noon during that time. Saturdays, dapat maraming schedule of course. Maraming dapat gawin, pero ito nga sinasabi ko sa inyo. Okay lang, isakripisyo ko yung tulog ko. Huwag ko lang mapabayaan ang ministeryong ipinagkaloob sa akin ng Panginoon ko. Pag may conferences sa church, imagine how many days yan. Absent ho ako sa school. Hindi ko kailanman ipinagpalit ang ministry. Even to my job, nung ako'y nagtrabaho na, ang sabi ko sa boss ko, sir or ma'am, willing akong bumalik sa trabaho. Kahit gabi na, late at night, at magtrabaho ako overnight. Huwag nyo lang akong i-require na kapag ka may activity at ministry, I need to work. Ang sabi sa akin, nag-a-apply pa lang ho ako noon. Ang sabi sa akin, abay kakaiba ka namang nag-a-apply. Ang dami muna agad nire-request. Ang dami mo nang demand. Ang first job ko, mga kapatid, I work sa fast food chain. Wala hong day off dyan ng Linggo. Sino dito nagtrabaho sa McDonald's or any fast food chain? Sino? Nag-work kayo dyan? I work there. I work in Jollibee, Ayala, Alabang. I work in Dunkin' Donuts. I work in Shakers. Hindi ko na alam yung iba pa, but anyway, I work mga kapatid sa fast food chain. Pero ito lang lagi ang inalalagay ko sa aking resume. At sa resume, mga ito pa ha, sa resume na ipinapasa ko, yung pagkakadikit ko ng picture, hindi lahat nilalagyan ko ng paste. Yung gitna lang lagi ang may paste. Dahil ito lagi ang pakiusap ko kung sino mang HR o sino mang nag-i-interview. Ma'am, sabihin niyo na po kung sakaling hindi ako tatanggapin, kunin ko lang yung picture ko ulit. Kasi idikit ko ulit sa isa pang resume. Mahal kaya, magkano ang magpa-picture ngayon? Magkano? Kayo mga young people, wala pa kayong trabaho, kung makademand kayo, picture dito, picture doon. You need to think! You need to save! You need to help your parents! Print ng madaming resume. Pero pinapakiusapan ko, talaga sabi ko, ma'am or sir, pag talaga hindi nyo ko tatanggapin, please lang po, sabihin nyo na agad, then kunin ko po yung picture ko ulit kasi marami pa po akong resume na pwede ko pang isubmit. Oh, imagine that ha, bakit ko kinakailangan lakasan ang loob ko? Di ako natatakot sapagkat sinasabi ko, lagi kong sabi, and this is my principle mga kapatid, kung itong gagawin ko, gagawin ko sa Panginoon. Kahit ayaw nila, tatanggapin ako. Tama? Walang pwedeng mangibabaw sa kung anong gusto ng Diyos eh. Ito yung kanilang company rule, company policy. Pwedeng beyond that ang gawin ng Panginoon. And that's what I believe. Apply! Apply! Lagay ko doon, Baptist Christian. Then mayroon akong note lagi doon. May pakiusap ako na huwag akong papasukin ng Linggo.
dahil ako'y may ministry sa church. Mga kapatid, since then, ako'y walang pasok ng Linggo. Ngayon sabihin nyo, bawal kasi sa company, bawal din naman sa kanila before eh. If there is a will, there is a way. Oh. Kasi pastor, talagang kailangan ko ng trabaho. Sino baga naman ang hindi kailangan? Kailangan ko din, kaya nga ako nag-apply eh. Pero may commitment kasi ako sa Panginoon. That's why I need to do that. Kaya mga young people, this is what I want you to know. Gawin mong priority sa buhay mo ang Panginoon, hindi ka pagkukulangin ng Diyos. No. There was a time na ako'y nagtatrabaho na may mga tumatawag pa for interview. Sabi ko, okay na po, nagtatrabaho na po ako. Imagine that. E samantalang ikaw, ilang buwan ka na naghihintay ng tawag. Hanggang ngayon, wala ka pang trabaho. Subukan mo kaya ang Panginoon. Baka mamaya lang tawagan ka na. Sige na, subukan mo ang Panginoon. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. God is a God of miracle. Kahit pa yung application mo na sa kailaliman na at natabunan na ng napakaraming application. Mga kapatid, ako din po ay naging HR din ng aming family corporation. Ako po ay nag-i-interview ng mga aplikante sa amin before. Nung kami ay nag-establish ng family corporation there in Muntinlupa City. At hindi pagdaka ako'y nakuha sa ibabaw. Kung saan ko gustong kumuha, doon ako kumukuha nang i-interviewin ko at papatawagan ko sa secretary. Kaya wag mong sabihin kung sinong nauna, yun ang unang tatawagin. Sabi lang nila yun. Sabi lang nila yun. Ang meron pa rin karapatang magpasya, sino baga ang mag-i-interview? Yun. Kaya ang gawin mo, mga kapatid, ay unahin mo lagi ang Panginoon mo. Sabihin na nila kung anong gusto nilang sabihin, lahat ng karanasan nila. Yes! Iba't ibang karanasan, pero ibang pwede mong maranasan kay Kristo. Just prove Him. Prove Him, mga kapatid. Thou art the man when you are out of God's will. You need to consider first the will of God and not only that. Mga kapatid, listen. It is the will of God not only for us to be in the place where He wants us to be, but it is the will of God for us to give what He wants us to give. Hindi kung anong gusto natin, yun ang ibibigay natin. Ang lagi nating tanungin siya, sapagkat siya yung recipient. Di ba ganun tayo sa mga minamahal natin? Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, kapag ka in love ka, you really want to know kung ano yung gusto niya. Kung paborito niya ang chocolate, anong klaseng chocolate, there are so many kinds, Swiss, galing sa Switzerland, or galing sa Japan, or galing sa Batangas, yung tsokolate nila doon, nagawa sa cacao, o galing, di ba? Gusto nating tanungin eh, alamin kung anong paborito, o kaya dark chocolate or what. Laging, di ba? Inaalam that we really want to know kung anong gusto ng taong mahal natin dahil yun ang ibibigay natin, hindi yung gusto natin. Sapagkat gusto natin siyang pasayahin. Amen? Gusto natin siyang matuwa sa atin. Amen? Kaya nga ang tinatanong kapag ka tayo magbibigay, siya. Sapagkat siya yung tatanggap eh. Yung iba lang kasi sa atin, plastic. Orokan. Tupperware. Replaceable. Lifetime ang warranty. Oo. Ang mahal nito, ang ganda-ganda. Yung iba kasi ganun eh. Pero di mo naman makita ang ginagamit. Kung damit man, di mo makita ang sinusuot. Sapagkat di niya naman type yun, kahit gaano kamahal yun. Mga kapatid, it's not because of the price or the amount you spend. Like, bigyan ko kayo ng example. Ang misis ko, regaluhan mo ng tsokolate. Chocolate. O may mga alahas maari.
pwede siyang matuwa o magpasalamat. Pero tuwan-tuwa yan sa iyo kapag ang iniregalo mo ay, ano nga yung paborito mo, yung may pula? Ano nga yun? Kalihim na tinapay. Oo. Baka mayakap ka dyan sa tuwa. Di ba? Oo, kalihim lang. Yun yung tinapay na lapad na may pula sa gitna. Kalihim, tawag sa amin sa Bicol, maligaya. Hindi ko lang alam kung ano tawag sa inyo. Pangit lang pakinggan sa tunasan, sa munting lupa, hindi maganda tawag nila doon. Pero anyway, imagine that ha. Kaya sabi ko nga, wow, salamat naman eh, hindi masyadong, oh, bigyan mo ng alahas. Kasi mayroong mga jewelry, hindi mo naman makitang sinusuot. Hanggang sa hindi na alam kung nasaan nakalagay, kay mahal yan, kay mura yan. So hindi siya mahilig doon eh. Yes, thank you, kung bibigyan mo. Pero mas tuwan-tuwa yan, bigyan mo ng kalihim. Oo, mas maa-appreciate niya yung ibibigay mo. Paglutuan mo ng pansit yan, tuwan-tuwa yan. Yan ang mga gusto niya eh. Doon siya masaya. Kaya mas naa-appreciate niya, yun ang gusto niya eh. Mga kapatid, mas lagi nating i-consider at i-recognize kung ano yung gusto ng Panginoon natin. It is the will of God for you to give what He wanted you to give to Him. Tanungin mo siya, ano ba ang gusto ng Panginoon na ibigay mo sa Kanya? Hindi kung ano yung gusto mo. Naalala niya yung offering ni Abel saka ni Cain? Parehong mas maganda pa nga kung titingnan yung offer ni Cain eh. Di ba? Best of all fruits. Best yun eh. Ay di dapat eh, mahusay din yun. Pero hindi naman yun ang gusto ng Panginoon. Ang ipi-please mo kasi siya. Tama? Ang ipi-please natin in terms of giving ay ang Panginoon. Kaya nga sa paglilingkod, hindi yung tirang lakas. Huwag mong sabihin, kaya ka maglilingkod sa Panginoon, sabihin mo, pagtapos ka na ng college, magtatrabaho ka pa kaya? Mag-OJT ka pa din? Bago ka magtrabaho, Pastor, pag ako talaga nakatapos sa college, eh tapos ka na, matagal na, Pastor, pag ano, nakatapos ang pagtrabaho, Pastor, pag nakakuha na ako ng trabaho, Pastor, talagang maglilingkod na ako sa Panginoon. Eh, natanggal ka na nga lahat sa trabaho hanggang ngayon, hindi ka pa nagtatanggilingkod sa Panginoon eh. Pastor, talaga, magbibigay na ako pagka, mga kapatid, hindi yun ang gusto ng Panginoon, yung mga wala ka. Ang gusto ng Panginoon ay yung meron ka na. Out of what God has given you, doon ka nire-require ng Panginoon. Anong ibibigay mo sa Kanya? Mga kapatid, David were not to get that which is not his. Hindi dapat kinukuha ni David yung hindi kanya. Sa chapter 11, hindi naman kanya yun eh. May asawa na siya, di ba? Gusto niya pa rin kunin sino? Si Bathsheba, may-ari na noon. At ang matindihang may-ari noon ay loyal sa kanya. Do you know that story? Thou art the man. Thou art the man. Hindi naman iyo kinukuha mo. Alam niyo ba kapag ka nag-commit ka sa mission, hindi na iyo yun. Sa mission na yun. Kaya whether you like it or not, you need to give it. Pag nag-commit ka, mag-anniversary, may commitment, maari or what? First fruit giving, maari ng church. We have in our church, Christ Baptist Church, tribute giving. It's just like first fruit.
We have commitment. Ang sabi ko sa mga kapatid, that commitment ay sa Panginoon na yan. Ibinigay mo na sa Diyos yan. All you have to do, pag-ipunan mo. O sa anumang magagawa mo, dapat ibigay mo sapagkat ikinumit mo sa Panginoon yan. The tithe is the Lord's. It's not yours. Maliit o malaki. Kids, hey, listen, children. Iniisip nyo, kayo ay hindi nire-require ng Panginoon ng tithe? Mali kayo. Kayo din ay may blessing na tinatanggap. Natutuwa ako sa training sa amin ng parents namin. Baon namin when I was studying in intermediate, baon namin piso. Pero ang ibinibigay sa amin cash on hand na nahahawakan talaga namin 80 centavos. Binabawas ng mother ko yung tithes and offering doon sa baon namin. Pero alam namin, nasa isip na namin, alam na namin, mula nung kami pa, bago pa magsimula ng pag-aaral, alam na namin, ang baon namin, piso. Pero lagi ang tanggap natin, namin 80 cents lang. Pag-araw ng Linggo, ibibigay sa amin yung 4 na 25. Piso yun eh. Diba? 4 na 25. Sapagkat yun yung tithe namin for 5 days at yun yung out of our baon, yun yung aming offering for 5 days. So 50-50 yun, lagi. So that's how we grew. Mga kapatid, ganun kami trinain sa aming family na kung gaano mo sinusunod ang gusto ng Panginoon, tumbasan mo yan ang pagmamahal mo. So kaya 50-50, 10%, 10% lagi. So ganun, pag hindi namin ibinigay yung piso namin, tithes and offerings, sa aming Sunday school, may Sunday school kasi, monitor yun sa aming mga Sunday school teacher. Pag hindi namin ibinigay yun, 1 week kami walang baon. 1 week ay hindi ko ipagpapalit yung 5 days na 80 cents kaysa sa 1 day na piso. Gusto nyo bang gawin yun sa inyo? Ako mga kapatid, nung yun ay medyo hindi pa masyadong malawak ang isip ko, na iintindihan ko na yun na mas malaki yung 5 days na 80 cents kumpara sa 1 day na piso. Mas madali nang intindihin yan ngayon. Pinagpala naman kami ng Panginoon. Biyaya ng Diyos. There are a lot of questions at the back of our mind, kami tatlong magkakapatid. Bakit tayo ginaganito ng parents natin? Samantalang yung mga kapitbahay natin, kaklase natin, kalaro natin, mahihirap na nga sila kaysa sa atin. Pero malaya silang nakagawa kung ano yung gusto nila. Pag uwi sa bahay, makita namin naglalaro na sila, kami may ginagawa pa. At hindi kami pwedeng maglaro hanggat di namin tapos yung aming responsibility. Hindi rin kami pwedeng pumasok sa school hanggat di namin tapos yung aming responsibility. Because this is what my mother had learned. Based on what the Bible says, training at home is best more than training at school. Sapagkat wala po ang nagsasarang tahanan, pero may nagsasarang eskwelahan. Magsara na lahat ng school, tuloy pa rin ang pag-aaral mo kapag ka may tahanan ka. Napakahalaga ng training sa bahay. Dati hindi ko naiintindihan, napakaraming katanungan sa isipan ko. Nandyan yung nag-meeting-meeting kaming magkakapatid doon sa baboyan namin. Nagbenta na kami ng mga baboy. We have piggery at the back of our house in the province. Wala na, bakante na, malinis. Nagtago kami doon, iyak kaming tatlo. Usap-usap kami, layas na tayo. Alis na tayo dito sa bahay. Parusa itong ating naranasan dito, hindi ito talaga pagmamahal, parusa to.
Layas! Then later on, napag-usapan namin, ang daming aso sa area namin, paano pag hinabol tayo? Naku, kawawa naman tayo. Mamamatay tayo, grabis ng aso. Naku, mas mabibilis tumakbo sila kaysa sa atin. Yun, nagkasundo din kami tatlo. Huwag na tayong umalis. Dito na lang tayo. Oh. At talagang nag-usap-usap na kami dahil di namin kaya na eh. Pero yung pala'y bahagi, mga kapatid, sapagkat ang bilin pala ng Panginoon sa mga magulang, don't just teach them. Ang sabi sa Bible, train them. Because teaching is different, far more different from training. Wala pong madaling training. Mga magulang, listen! Huwag mo laging isipin anong madali sa ating mga anak. Sapagkat walang madaling training at yun ang bilin ng Diyos sa atin. Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Kawawa. Sino ka ba nakakatuwa kapag nakikita natin yung mga tinitrain? Di ba? Naaawa din naman tayo sa kanila. Anong naman pahirap na yan? But they are still there. Gusto nilang malagpasan yung training. Kahit nga yung mga nag-OJT, hindi mahirap. Eh, hindi madali, kundi mahirap. Pero sinisikap na matapos ang OJT, requirements yan eh. Training din po ang requirements ng Panginoon. Kaya kung ano yung gusto ng Panginoon ibigay sa kanya, ibigay natin. Amen? Ibigay natin. Nahihirapan din yung mga bata, totoo yan, kasama yan, sapagkat sinabi ng Panginoon, train them. Don't just tell them and talk to them, tell them what to do. No, train them. Ituro natin, itrain natin sa kanila. Amen? Mga kapatid, si David, wala. Hindi niya, kinuha niya yung hindi kanya. Parang tayo minsan. So you are that man if you don't give which is due to God. You are the man. Kaya nga pag pinag-usapan ang will ng Panginoon is the will of God for us to do things. Not only to give what He wants us to give for Him, not only to be in the place where He wants us to be, but also to do things that pleases His name. Ano baga ang nakakalugod? Sapagkat in verse number 9, si David po sa chapter 11, David here does things that which was evil in God's sight. Hindi nakakalugod sa Diyos. Napakarami na bagay na hindi nakakalugod. So thou art the man when you are out of God's will. Thou art the man, secondly, when you are out of God's way. God's will is different from considering also His ways. Like for example, bigay ko ng example mga kapatid. Sa worship, minsan, we do things worshiping God according to our own ways. Kaya, okay lang, kahit kung ano na lang isuot ko, anyway, maintindihan naman ng Panginoon, ways mo yun. Hindi yun way ng Panginoon. Okay lang, mananambahan ako. Kung ano na lang ang madala ko, kung anong oras gusto ko dumating, dadating na lang ako doon. Biyaya ng Panginoon. Utang na loob pa nandis na pumunta ka. Mga kapatid, hindi way ng Panginoon yun. Yes, it is the will of God for you to be in the worship service, but God's way for you sa worship service is to be on time. Don't just consider the will of God, but also consider the ways of God. Okay na ito. Mga kapatid, naalala ko nung nag-aaral ako ng piano. It's not easy for me to learn how to play piano because we don't have piano. How can you learn that? Sige nga, mag-aral kang piano, wala ka namang piano. Ang hirap kaya nun. Mapalad nga yung maraming kabataan ngayon. Nay, gusto ko mapiano. Yung mga magulang naman, talaga nagpupursige. Bumili ng keyboard, bumili ng kung ano-anong binibili na. Para lang matuto ka. Gusto ko mag-gitara, bili ng gitara. Ano na ngayon ginagawa mo? Ba't wala akong makita ang gitarista? Nasaan na?
Ba't mula nung pumunta ako rito nung una hanggang ngayon? Hindi na bago yung pianista. May piano ka naman sa bahay nyo. Binili ka nga ng nanay mo ng piano. Binilhan ka para matuto ka. Nag-request ka pa. Pero ano na? Sapagkat gusto mo lang yun. Pero mga kapatid, iba kapag ka kinonsider natin kung anong gusto ng Panginoon. Iba yun. Iba ang way ng Panginoon. So I learned how to play piano. At biyay, ako'y tuwan-tuwa mga kapatid. Yung mga kabataan dati na ang kukulit, tanong ng tanong sa akin, I'm playing piano while I'm playing, here they are, asking question and many question, Sir, paano yan? Paano yan? Paano yan? Hindi ko din alam. I just learned it and I just watch and learn it and ask also and I practice and keep on practicing hanggang sa natutunan ko na. So just stay there if you want to learn. Mga kapatid, ngayon, ang gagaling. Sabi ko nga, thank you Lord. Mas magagaling sila kaysa sa akin na tumugtog ngayon. Pero hindi pa rin nawawala sa kanila every time na makita ako, Pastor. Na dati, hindi pa ako nagpapastor. Pwede po bang kayo muna, namimiss na po namin kayong tumugtog? Minsan, inaabot na ako ng hiya. Dahil mas magagaling na silang tumugtog kaysa sa akin. Biglaan akong pinatugtog, kakanta yung ensemble ng young people. Wala pa yung pianist. Pastor, alam niyo po ba yung kantang ganito? Alam ko po. Patugtog. Ang layo nung tanong sa pagtugtog. Sinabi lang na tinanong lang naman ako kung alam ko yung kanta. Alam ko naman. Alam, sabihin ko, hindi ko alam. Yung pala patutugtugin ako, hindi na lang dinirekta. Pastor, pwede niyo po ba kaming tugtugan? Kung alam niyo. Naku po. Sabi ko, ano kaya yun? Ano? Anong key? Anong piyesa? Di lapag ang piyesa. Naku. Sana naman nagkaroon man lang kahit isang pasada. Wala, nandun na nakatayo sila. Ayun, biyaya na pa, nakatugtog din. Natapos yung kanta. Amen! Pero ito, naulit. Naulit. Yung dating ang kulit. Pali-aligid, patanong-tanong. Minsan, natugtog ako. Gusto din, tumugtog din ang kanya. Di ba, nakakaano dun eh. Minsan, sa mga pianista, nakakasira ng ano eh. Diskarte sa kung anong gusto mong gawin. Eh, may kumakalikot din sa kabila. Ngayon, ang galing ng tumugtog. Same song, tinugtog niya. Naku, intro pa lang, na in love na ako. Wow. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dahil sila ay mas mahuhusay na kaysa sa akin. Bakit mga kapatid, ang way ng Panginoon iba sa way natin? They really wanted to be used by God in the ministry. Ang sabi ko lang sa kanila, mga kabataan, kung gusto niyo talagang gamitin ng Panginoon, huwag niyong gayahin kung paano ako nagpagamit sa Panginoon, higitan niyo 'yon. Sapagkat I deserve ng Panginoon ng best. Yun ay best ko para sa kanya, pero iba pa yung best ng Panginoon para sa inyo. Do the best thing for God. And they did it. And I praise the Lord for that. Sila mas mahusay bumasa ng nota kaysa sa akin. Eh ako, pag nagbasa ako ng nota, pa isa-isa. Eh sila talagang, at marami na silang tinutugtog ngayon, eh hindi ko pa natugtog sa buhay ko. Sabi ko, pambihira, yun, nagko-coach na lang ako. Nung nandoon, nagpa-practice sila. Patanong-tanong, Sir, okay pa po ba yung ganito? Okay ba yung ganito? Sige, oh, nag-coach na lang ako. Pero ang totoo, kung ako tutugtog, hindi ko matutugtog yun eh. Pero dahil alam ko yung takbo ng kanta, so gano'n na lang. Mga kapatid, hindi po ako nagtampo sa Diyos. Ako'y nagpasalamat sa Panginoon every time I saw them playing piano, playing musical instruments because nag-assemble din po kami ng Rondalia band sa amin before when I was there. Ngayon po, hindi na Rondalia band sila mayroon. Mini orchestra. Ang mayroon sila. That even little kids involved doon. May taga-batingting na gano'n, nung triangle. May taga-roaring, yung maraming anong instrument yun. Imagine that, ha? Yung mga maliliit.
Oh, tapos meron ding minsan may nagjo-join na may nag yung nasingit, hindi katulad ng mga Pentecostal, yung tamburin talagang bahagi. Bahagi yan sa musical instrument eh, pero may part lang talaga siya. Hindi siya kasama sa main part ng ano eh. Okay? Natutuwa po ako mga kapatid sapagkat nakikita ko na yung ginagawa nila, pinagsusumikapan nilang higit sapagkat yun ang way na gusto ng Panginoon. Improve tayo! Improve! Mag-level up tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dati, Bible study mo isa, gawin mo ng dalawa. Ang bihirap, 7 taong ka nang nagpa-Bible study, isa pa rin yung Bible study mo. Dalawa na nilabot. O kaya 3. Come on! Kapag ka para sa Panginoon, let's do it in God's way. Amen? Lagi nating i-consider yung ways ng Panginoon at yung ways natin. Way ng Panginoon, not only in worship, in fellowship, in workmanship. I-consider natin ang way ng Panginoon. Nagtuturo ka. Huwag lang basta makapagturo. Ano ba yung gusto ng Panginoon sa pagtuturo mo? I-consider mo yung gusto ng Panginoon. Not even kung ano kung gusto ng mga tinuturuan mo, kundi kung anong gusto ng Panginoon, sapagkat hindi lahat ng gusto ng tinuturuan mo ay gusto niya. Ang mahalagang ikinukonsider natin, mga kapatid, ay yung gusto lagi ng Panginoon natin. Thou art the man when you are not in the will of God. Thou art the man when you are not doing the ways of God. Listen to me, folks. Kumusta na ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo? Are you doing it faithfully? Kumusta na? Yes, nagagawa mo maari ang kalooban ng Diyos, but how about doing it according to His ways? Have you considered that in your life? Na-consider mo na ba? Siguro, kapatid, hindi ka lang kontento na padalo-dalo tuwing linggo, kundi ang way ng Panginoon sa pagdalo, mas mahusay kung nandito ka on time. At kung nagagampanan mo na yun, amen! It is not just the will and ways of God, pero kasama pa sa ways of God, kung dadalo ka, mas mahusay kung may dala kang bisita. Kasama pa rin sa way ng Panginoon yun. Amen? Don't just consider the will of God. Consider also the ways of God in your life. Because if not, you are the man like David. Shall we stand up, please? Father God, we thank you and we praise you for this afternoon. Thank you for your word. Thank you for this time of fellowship. Thank you, Lord God, for this privilege that once again you have given us this time to be fed by your word sa aming spiritual life. Thank you, Lord God, for your people that are here this afternoon. Salamat sapagkat kaninang umaga, nandito sila at ngayon nakabalik. Salamat po. By your grace, sila ay nakabalik muli. And this coming Wednesday again, Thursday soul winning, they will be involved. Mas dadami pa, Panginoon, sapagkat lalo nilang ipapakita kung gaano kanila kamahal. At dahil mahal kanila, ikukonsider nila lagi kung ano yung gusto mo. At gagawin ito ayon sa kaparaanan mo. Sapagkat kung hindi gayon, katulad ng sinabi ni Nathan, thou art the man. Pagpalain mo ang mga susunod pa naming gawain. Tulungan mo po ang bawat isa as you allow us to be able to realize our situation right now. Maaring ang kinukonsider lang namin ay ang kalooban mo, hindi ang kaparaanan mo, Panginoon. Salamat dahil pinaalalahanan mo kami. O maaring maraming mga anak mo na nandito and they don't care if it is your will or not. All they care is they will do it as they want to do. The way they want to do.
please speak to them, O Holy Spirit. Help us, Panginoon, to have a humble heart, to come to Thy throne of grace. Aminin po namin that we need to be able to acknowledge the real situation we have right now. Father, bless the invitation. In Jesus' name we pray. As you close your eyes and bow your head, please, here is your pastor for our invitation. Habang tumulugtog ang panyang invitation ngayong hapon, may kapalit na pakinggan po natin ang mensahe. Kung ang Diyos ay nangusap sa atin sa kanyang salita ngayong hapon, I am inviting you to come in the altar. Kausapin po natin ang Panginoon. Napakaganda na sa buhay po natin na ang palaging kinukonsider natin ay mga bagay na gusto ng Panginoon sa atin. Yung mga bagay na nais ng Diyos na gawin natin ang siyang gawin natin. Na disaanin ninyo ang lugar na ito ay hindi nyo tiyak ang kaligtasan. May mga counselors po na nalapitan kayo at nakahandang ipahayag sa inyo ang mensahe ng Diyos patungkol sa kaligtasan. Counselors, pwede ba muli natin ang mga bisita at ipahayag natin sa kanila ang paraan ng kaligtasan. The precious life I might have sold. How many are the lost that I have lifted? How many are the chain I've held for free? I wonder, have I done my best for Jesus when He has done so much for me? Amen. All the people say, amen. Paki-counsel lang yung mga bisita po natin. At kaibay, masaya ngayong hapon. Na-bless mas tayo sa mensaheng ating napakinggan. Amen. Kaya kayo nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang patuloy na pangunguna sa bawat sa atin. I'd like to call the ushers at ating pong gampanan ng ating pagkakaloob ngayong hapon. So stand up please, muli po tayong umawi. Tumayo po tayo as we prepare for our offering. Sing, give it right this time everybody. Give all your best.
since God is expecting, don't waste a chance to be blessed by Him. Today is your chance, there's no repeating. We can't recapture our wasted years. So give it right this time. Umawit po tayo lahat. Honor God through our offerings. Don't make Him sad this time, it's us that is. Give it right this time. His words are true, believe them in faith. Blessings He promises to them who obey. He's given His all, what then have we given? It's not time to waver, no time for delay. So give it by this time, honor God through our offerings. The baker said His time is all us coming. Chapter 6 and verse number 38, give and it shall be given unto you, good measure pressed down and shaken together and running over shall men give it to your bosom, for with the same measure that He made withal, it shall be measured to you again. Manalangin po tayo. Salamat po Ama namin Diyos sa buong maghapong binigay mo sa amin pong pananambahan. Salamat din po Panginoon sa patuloy na pangunguna mo sa bawat isa, maging sa mga salita mo pong nahayag sa aming kalagitnaan naman namin Diyos. Patuloy mong gumawa ito sa mga buhay namin na makapagpatuloy po kami sa paggawa po sa iyong kalooban. At maging sa aming pong pagkakaloob sa hapong ito, ikaw nga po ang siyang patuloy na magbasbas sa mga perang malilikom. Patuloy ngang magamit ito sa ikalalawak po ng iyong gawain at kaliligtas ng maraming kaluluwa. Panginoon, ikaw din po ang siyang patuloy na magbless sa mga gawain, sa mga trabaho, sa mga business, sa mga pinaghahanap buhayan ng mga kapatid, Ama namin Diyos, ka pong dubling magpala sa kanilang buhay, Ama namin Diyos, upang patuloy ngang magamit mo sila sa gawain pagkakaloob, Ama namin Diyos. Salamat po. Ito pong lahat dalangin namin sa matamis mong pangalan, Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ating dalhin ang ating mga kaloob ng personal sa Panginoon ngayong hapon. Sing our cheerful giving song. Thank you, Lord. Everybody, I obey you. Ating kalilimutan ang ating Wednesday prayer meeting at tayo po ay pumunta, suportahan natin sapagkat naniniwala tayo na ang oras ng pananalangin ang Diyos ay tumutugon sa lahat ng mga ito. Amen?
Kaya wag lang tayo magsulat ng mga prayer list natin, yung mga prayer request natin. Kundi ang bawat isa, daluhan po natin, sumama tayo kung tayo naniniwala ng